Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, it's me, Elri, Elna. So, ewan ko anong gusto nyo itawag sa akin. So, ayun, meron ako naisipan na itatawag ko sa inyo guys. Kasi, yun nga yung halos tawagan namin sa aming group doon sa agency. So, tatawag ko na lang sa inyo is mga ka-wings. O, diba ang ganda? So, practice natin. Hi! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Elri, your ka-wings. Hello mga ka-wings. So, kamusta kayo? Oy, diba ang ganda? So, ayun, wala lang. Natutuwa lang ako. So, ayun guys, mag-uumpisa na naman tayo ng bago nating video. So, ano nga ba yung topic natin ngayon? So, ito naman guys na video na ito is magtuturo lang ako ng mga importanting tips dahil nga marami kaming bagong host. Almost nasa 300 yung bagong host namin last September lang yan na. Wala pa yung October kasi bagong ano naman to, bagong month. So, happy quota sa mga kumota namin na host. Congrats yung mga ka-wings. So, ayun, napakasaya namin kasi nga marami na din kaming natutulungan sa aming agency. So, syempre, hindi na tayo mag-emote dito, no? So, kailangan natin mag-umpisa ng video. So, yung topic natin today, guys, is ano nga ba yung gagawin pagka bago ka palang sa Bigo na official host? Yun na yung part 2 natin ngayon is yung official host na kayo, ano ba yung gagawin nyo? Ito kasi kadalasan ina-advise namin sa mga orientation namin ganun. So, gagawin ko na lang siya ng content. So, congrats sa mga official Bigo host namin guys na nakapasa sa application and welcome to Wings Agency. So, yun guys, syempre ang gagawin nyo guys, pag bago pa kayo sa Bigo, magpakilala kayo kay Bigo guys, magpakitang ano kayo, ganun. Basta magpakilala kayo, pag baguhan pa kasi kayo sa Bigo, syempre diba, wala pa kayong mga friends. So, yun, kailangan nyo guys, gawin nyo is mag-live-live kayo everyday. Normal lang yung walang viewers kasi nga bago pa kayo sa Bigo, hindi pa naman kayo kilala ni Bigo, hindi pa kakilala ng mga tao dun sa Bigo. Kaya nga kayo magla-live na magla-live. So ito guys, ina-advise ko to kasi nga dati din akong Bigo host, ba? Diba? So, alam ko din yung mga nararamdaman nyo na as a new Bigo host. So, sa akin dati, nagla-live-live ako dati, wala akong viewers, puro robot lang. Akala ko nga dati yung mga viewers sa taas na nasa 80 plus, 90 plus is ano siya, totoo. So, akala ko nga totoo yun guys, pero hindi po yan sila totoo kasi robot lang sila guys. So, yun. Parang binigyan lang tayo ni Bigo ng viewers, para hindi naman zero, diba? Sa ibang app, diba? Kasi zero viewers, pero sa Bigo, magugulat na lang kayo, may 87, 90, gano'n na viewers, pero mga robot lang yan guys. So, tsaka guys, may CCTV din dyan ng mga ano, na Bigo. So, ganun. So, syempre guys, pag bago pa kayo sa Bigo, mag-live-live kayo, magsipag kayo guys. And tips ko lang sa inyo sa mga baguhan, hanap kayo ng oras na magandang mag-live. Para sa akin, ang oras na magandang mag-live is madaling araw and early morning. Ganun kasi sa akin, effective kasi siya sa akin. Ganun kasi ginagawa ko nung host ako. Minsan gabi nagla-live ako, pero nagla-live din ako ng umaga kasi napapansin ko nung host pa ako guys is nagla-live ako ng madaling araw tsaka early morning, like nagkakape ako ganun. Pasensya na kayo, naputol yung video, may tumawag sa ayun nga guys, yun yung gawin nyo, mag-live-live kayo sa time na maraming tao. So advice ko yun sa inyo guys, early morning madami din yan kasi nga yung mga taga-ibang bansa natin, mga supporters, gising sila that time, syempre may mga work, ganun yung iba naman break, parang ano lang nila ng oras nila. Parang nag-ano lang sila ng oras. Hindi ko na alam yung ang word. Basta ganun, madaming viewers ng ganyang oras. So, ako dati nung host pa ako, nagkakape ako guys, nagla-live ako or minsan naghuhugas ako ng plato. Pero syempre, iniingatan ko lang kasi nga may mga bawal kasi sa Bigo. So, alam niyo naman yung mga bawal guys, panoorin niyo tong aking vlog na ito para aware kayo sa mga bawal. So, ayan. Basta pagbaguhan pa kayo, normal lang talaga yan na wala kayong viewers. Normal lang yan. Kasi nga bago pa kayo. Syempre gawin nyo guys, magdaldal lang kayo. Lalo na pag may pumapasok, kaibiganin nyo talaga sila guys. Like, kausapin nyo ganun. Huwag kayo mamili ng high level, low level man yan. Dapat kausapin nyo lahat. So, makipag-friends din kayo sa mga kasabayan nyo sa GZ, ganun. Like, pwede kayo mag-PK-PK. Like, ano, mag-multi-PK kayo, ganun. Ganun. So, para ano, basta kailangan mo dito kasi sa Bigo guys, kailangan maging open ka na marunong kami kapag kaibigan, ganun. Bawal dito yung parang KJ ka baga. Mahihirapan ka dito. So, yun yung maganda guys. Pag marami ka lang friends sa Bigo, mabilis ka na lang kumita ng mga beans. Kasi syempre, mga kaibigan kang tutulong sa'yo. Pag PK event mo, merong nagbabagsak sa'yo. Then, pag nakakapagkilala ka na ng mga supporters, meron nang magbabagsak kayo, magsusupport sa'yo, ganun. Then, pabalik-balik na sila sa live mo, ganun. Basta kausapin nyo lang sila ng mabuti.
Sa Bigo kasi guys, meron tayong Kota Beans and Thyme. So, kailangan guys, para makasahod kayo dito sa Bigo, kailangan nyo magsipag sa pagla-live and i-reach nyo yung mga kota na kaya nyong i-reach. So, pag new user kayo, pwede nyo i-reach yung 2K, 4K, but we suggest na i-push nyo yung 4K. Kasi, dodoblehin kasi yan ni Bigo guys, pag bago pa kayo. So, example lang ha, doon na tayo sa first bracket. Tinatawag kasing first bracket is yung 6K. Pang regular host na talaga yan. Pinakamababang kota na yan is 6K. So, pag nakota nyo yung 6K guys, and wait lang, sa oras pa pala guys, kailangan din sa oras may 40 hours tayo. Kutahin nyo yung 40 hours sa isang buwan. So, kung di nyo naman carry mag 3 hours straight, pwede kayong 1 hour sa umaga, 1 hour sa gabi, ganun. And another day na naman. So, guys, yung sa Bigo is 3 hours lang talaga yung manonote ni Bigo. Kahit pa mag 12 hours kayo dyan, 3 hours lang talaga yung hinihingi niya. So, yun. So, huwag kayong mag-focus lang pala, guys, sa pagkota lang ng beans. Kasi kailangan nyo din yung oras. So, dapat pantay sila, ganun. Kasi hindi naman pwede na more on beans ka lang, wala ka namang oras. So, parang hindi ka pa rin kota, ganun. So, mas okay pag pantay. Kota ka sa beans, kota ka din sa oras. So, ganun. Sana na-gets nyo yun, guys. So, yun. Basta may isi-send naman kaming, ano, sa host kasi namin, meron kaming mga bracket na sinisend. So, yun, depende na yun sa inyo. Sa Bigo kasi, guys, kayo yung gagawa ng sweldo nyo dito. Hindi si Bigo, hindi yung manager. So, kayo bahala kung gusto nyo maliit na sahod, kung gusto nyo malaki. So, kailangan nyo din paghirapan. Kailangan nyo din mag-effort, ganun. So, abat dun sa dodoblehen, balik lang ako dun. So, example, ako, first month ko pa lang sa Bigo. So, nagkota ko ng 6K. So, na-hit ko yung 6K beans and nakapag 45 hours ako, ganun. So, ibig sabihin nakakota ako nun. So, at the end of the month, like September 30, ganun, ano na yun, panibagong kota na tayo ngayon, October na eh. So, ngayon, ang sahodan kasi natin kasi is first week of every month. So, example ngayon, October 5 to 10, ganyan yung salary day. So, dodoblehin nyo ni Bigo, guys, yung 6K ko magiging 12K. Kasi nga, binabayaran ni Bigo dito is yung effort nyo. Kasi nga, na-hit nyo yung kota nyo eh, diba? So, iba pa yung kota nyo sa beans and iba din yung ibabayad sa inyo ni Bigo. So, yung 6K na nakota nyo, magiging 12K yon. Pero, 6K pa din yung kota nyo. Nagets nyo ba? Hindi ibig sabihin na pag dinoble ni Bigo, dinagdagan niya ng another 6K, magiging 12K na yung kota mo doon sa bracket. Hindi. 6K pa din yon. So, ang maganda lang doon, guys, pag nakakota kayo kasi, yun nga yung sinasabi na yung bonus, dodoblehin ni Bigo yon. Kumbaga, ito yung mga beans nyo na na-income na 6K, tapos na-hit nyo pa yung bracket nyo na 6K na kompleto kayo sa time, 40 hours, then, yun, nakapasok kayo sa bracket na 6K. So, another 6K ulit yung ibibigay niya. So, a total of 12K na. So, yun yung point ko, guys. Kaya maganda pag may agency ka sa Bigo. Kasi nga may mga pa-bonus si Bigo. Hindi ko lang alam kung na-gets nyo, guys. Pero sana na-gets nyo yung point ko dun sa double beans. So, yun lang maganda sa, ano guys, pag may agency kayo, nadodoble. Kasi pag wala kayong agency, wala. Kahit pa mag ilang million ka dyan ng beans, kung wala kang agency, useless yan. So, kailangan may agency kayo sa Bigo. So, yun guys, pag na-hit nyo na yun, syempre, sasahod na kayo dun, ganun. Tsaka guys, huwag kayo maniwala dun sa mga kumakalat ngayon ng mga videos na basta lang makapag-live ka lang sa Bigo, ganun, mag-live ka lang ng 1 to 3 hours, makakasahod ka na daw, magkakapera ka na daw. Guys, hindi po yung totoo, guys. Huwag kayong maniwala sa mga ganun kasi hindi po yung totoo. Kailangan talaga sa Bigo, may agency ka and sa Bigo po is may quota tayo. Quota ng beans and quota ng time. So, walang easy money sa mundo, guys. So, huwag kayong maniwala sa mga kung ano-anong napapanood nyo. So, feel ko hindi naaabot sa oras. Ayan, hinihingal na din ako. So, sana naintindihan nyo yung mga sinabi ko, guys. Then, gagawin ko na lang another video ulit sa mga tips na naman sa mga bagong user natin. So, yun lang naman, guys. And thank you so much for watching my vlog today, guys. I hope may natutunan kayo kahit hinihingal na ako. My God. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching my vlog today, my video today. I hope marami kayo natutunan. So, please don't forget to subscribe, like, and share. And share nyo na to, guys, para makatulong kayo sa iba. So, thank you. Good luck, Wings. Good luck, guys. Bye-bye.